Diba? The one on only the left corner. Very far. Let's all welcome Tito Jun. Ano na? Good morning, ah. Good morning. Good morning, na sa good morning, po. Hello, Tito Jun. Hi, KP. Hello, po, Tito Jun. Hi, Mox. Hi, Mox. Good morning, hello, KP. Good morning. Hello, Uzi, good morning. Hello, good morning, Tito. Oh, hindi. Nanonood ako. Nanonood ako sa ano nyo. Ah, yeah, nag-ano, yeah. Nagko-comment din ako, ah. Sorry, ah. Oo, nakikita na. Hello po yun. Thank you, Tito. Tito. Thank you rin, grabe. Thank you rin. Oh, grabe. I mean, actually, hindi namin alam talaga na aakit ka po, Tito. Nagjo-joke lang po talaga kami kanina. Pero... hindi, hindi. Okay lang. Kasi yung mga pus, yung mga ano, usikats mo eh. Medyo, siyempre, ayoko naman silang... Ayoko naman silang ma-disappoint para hindi ako mag-ano, di ba? Para sa kanila. Salamat. Grabe. Salamat, usikats. Oh, grabe, oh. Usikats, oh. Grabe. Thank you, happy thank man, sorry. Happy man, sorry. Salamat. Paano ka mo? Oh, Mux. Siyempre, love natin lahat yan eh. Hindi pwedeng pabayaan. Hindi pwedeng... Oh, thank you, thank you, thank you. So guys, magtatanong kami tigil hi, sa Mux. Si Mux. 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 Kanina, hindi. Kanina, alam niyo sa totoo lang, kanina ko pa gusto mag-comment na ano ko dun sa mga ganun ni Mux. Yung nakaganyan si Mux, kala ko yung nasa Ghostbuster. Hi, Mox. Grabe, grabe. Oh. Ay, magpasalamat. Wait lang, gusto ko magpasalamat para sa iyo, Tita, sa greetings mo dati. Okay, welcome. Oh, salamat. Welcome, Mox. Eh, sorry ha, hindi ako nakapanood nung ano mo, nung interview kay Megan kagabi ba yun? Opo, kahapon. Kahapon. Oo. Pinanood ko na lang dun sa ano, yung kagabi na. Pinanood ko na lang gabi na. Sabi ko, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa ako doon sa ano yung ano yung contest yung ano tag list yung games tag list tapos tuwan-tuwa ako sa kanya mabuti saka sa iyo meron mga hindi natuwa eh so buti ka buti po kayo natuwa kami sila gusto ko yan power hayaan mo yan hayaan mo daw kung hindi natuwa hayaan mo sila. Gusto ko yung ano, palapakan natin yun. Ay, pala. So, ito na. KP, by the way, KP. Yes po. KP, thank you pala. Alam mo na yon. Ah, opo. Actually, galing po yun sa ano. Sa Uzi ka live, KP. Tayo lang po yun nag-ayos. Thank you, welcome. Thank you. Always welcome. Thank you po, Tito, for paunlakin us sobra. Here. Paunlakin sobra. Us sobra. Here. Grabe, grabe. Dito, Jun. Oh, my God. May tatanong ka, Mox, di ba? Tige, isa ba tige, tayo? Wag lang. Wag lang mat, ha? Ayoko ng mat. Ayoko, Tito. So, para sa unang tanong, Tito, Jun. Sige. One plus one. Char. Tejun. Stell Jun. Stell Jun. Ay, gusto ko yun. Oh, Stell Jun. Leadership. Ah, katuwa yun. Tito Jun. Pa. Kayo po pa talaga yan? Ako to. Walang impersonate. Parang si Stell talaga. Walang impersonator dito. Ako to. Isang piece nga po dyan, Tito. Isang piece. Picture naman na tayo, picture. Para malaman ko lang talaga na ano. Pa-screenshot mga guys. Ang cute. Yeah.
Ayan. Okay, yeah. Insert nyo, thank mga... Thank you, bro. Uy, grabe. Oh, pinaunlakan tayo. So, uy, napaka- happy monthsary pala, 18. Fev 2 na pala. Palapakan natin yan. 18 months. Uy, 18. Grabe, ah. Eh. Kasunod pa. Happy monthsary, 18. Saktong-sakto, guys. Kasunod pala kayo. Saktong-sakto na dito. Ay, ano, ano ko pala, Mooks, KP, alam na yes, rin po. To ni Uzi. Inaano ko lang kasi lagi na lang tinatanong kanino ba nagmana si Stell, sa totoo lang, sa mama niya, kay mama niya nagmana yon. Kasarian lang nakuha sa akin nun, sa totoo lang. Ayaw lang ang talent po, kay Tita Maylin. Talent, Tita. Kasarian, the rest kay mama na niya. Yung boses ni Stell naririnig ko. Diba? Ako yung ano, na? Nakikita ko kay Tito Jun yung galaw. Yung, gumaganan din si Stell eh. So nakikita ko. Manirinig ko. Manirinig si Stell. Oo. Diba? Alam mo, mannerism ni Stell yung pag ganyan-ganyan ng buhok. Naka-scarf kasi ako kaya medyo hindi ako gumaganan. Gumaganan ka rin po. Parehas din po kayo. Salamat. Salamat. Parang si Stell talaga. Grabe, no? Uzi, may tatanong ka ba? Kayo muna magtanong. Kayo muna magtanong. Tapos, sige, simulan na natin. Yeah, absorb ko muna lang yung moment. Ikaw muna magtanong kay P. Ito, Jun, madali lang po yung tanong ko. Bibigyan natin yung dalawang okay viewers. Lang. Mga may tatanong kay dalawang viewers na ano, pwede magtanong. Magtanong na kayo. Tito John, curious lang ako, pero ba, kung alam nyo lang po, pero saan po pinaglihi si Stell? Alam ko kasi nung time na naglilihi pa si wife, yung madalas siya pag yung ano, yung sa ano, yung Apple na ano, Washington. Washington Apple. Oh, ano yun? Doon siya pinaglihi. Oh, Washington Apple. Red Washington. Yun yung yun yung madalas bilihin ni wife, madalas kong bilihin, pero hindi naman niya kinakain. Ganun lang. Ah, gusto lang pong parang bilhin. Gusto makita, amuyin, parang ganun. Pero hindi niya kinakain. Ganun lang. Eh, ang puti ng apple, di ba kaya ang puti-puti ni Stell? Hindi ko nga alam eh. Bakit ganun eh. Pero doon talaga siya pinaglihin sa ano. Washington Apple. Hindi, tsaka ano? Meron pa pala. Mahilig din si wife nun, ano, yung parang mag-ano ng, yung, alam mo yung ano, yung isaw ba ng ano? Ng manok isaw, po? Hindi, ng pork, ng baboy, parang gano'n. Ah! Yung ba, ano, isaw? Yung naka, yung prito na po? Hindi, parang gusto. I-ano niya, ihawin, gano'n lang. Yung bumibili siya, bibili sa ihawan, ganun. Ooh. Pero hindi naman bibili, pero hindi naman totally kakainin lahat. Ganun lang. Ba, bibili, tatlo, apat, pero tikim lang, ganun. Grabe, ayan o. Ayan o, yung daming Stell bias. Ano, Mooks. Ayos ka lang dyan. Nagtago na si Mux. Nagtago ka na, Mux. Mux. Alam mo, si Mux talaga pinapanood ko lahat ng vlog niya. Lahat. Oo, si... Di ba? Nalaglag na po. Nalaglag eh. hindi man ako mag-comment o magano, pero pinapanood namin ng asawa ko. Di ba? Grabe, palakpakan natin. Wala na si Mo. Pati yung kay Uzi, ganun din si Uzi. Oy, salamat talaga Tito. Grabe talaga. Ano mo yun? Nakakatuwa. Saka guys, usipin nyo guys, sabi ko nga sinasabi na ano, na kung iisipin yung... nyo, ang kalat-kalat ng mga reactions ko, Tito Jun. Bakit gano'n? Hindi naman. Okay lang yun. Ano yun eh, kumbaga yung kalat na sinasabi, hindi naman totally kalat talaga eh. Ano mo yun eh? Yun yung gusto mong
i-voice out eh, di ba? Hindi mo, hindi kalad yun. Mm-hmm. Naintindihan namin yun. Okay po. Magtanong kayo nandito sa baba, guys, yung mga nandito na may gusto kayong malamang kay Stell. At sige, ako diba, magtatanong ako. May tanong. Now is the chance, guys. Okay. Now is the chance. Diba? Yung mga nakakopya kay Stell dyan, guys, at least hindi tayo makopya. Now, hindi tayo makopya kasi nandito na si... Ako na sasagot. Oh, siya nasasagot. Oh, diba, guys? Oh. Nasasagot yung si... Diba? Oh, only one. On Mook's channel. Diba? Diba? Saan kayo? Okay, okay, game. Ang... Anong ano mo? Ikaw muna. Ay, ito may nagtatanong pala si Denise daw. Ano to? Uzi Catspot, Tito. Ano daw po ang gatas ni Stell nung bata? Yung gatas? Promil baby yun eh. Promil? Promil? Iba. Promil baby, oh, di ba? Oh, oh, kasi, kayo? Kasi, okay. Di ba Uzi, sabi nga ni wife, di ba ling hindi kami kumain ng masarap basta makapag-gatas lang siya ng gatas niya. Promil baby yun. Hmm. Oo nga. Grabe. Ganun kamahal ni Tita Maylin si Stella, no? Talagang kailangan ni Promil kami. Talagang super, super. Super love ako, ni wife yun. Ako, Tito, lumaki po ako sa asukal lang at sa tubig na maligam-gam. Ano tawag doon? May tawag doon eh. Yun, di ba? Sa gatas. Saan yun? Sa sinaing yun. Alam mo. Sabi kasi daw, mama at papa ko, hindi ko naman daw deserve. Alam mo, Mox. Sa totoo lang, Mox, yan yung gustong-gusto ko, mga style mong ganyan. Oh, talaga, dyan ako na... Diyan nawawala yung ano ko eh. Nawawala. Oh, ano po? Pakiulit po, natabunan po kayo ng background music. Yan yung gustong-gusto ko, Mox, na mga binabanat mo lagi. Ganito po kasi, Tito Jun. Kasi po, ito yung tanong ko. Kasi po, nung 2016 po, nagpa-audition po ang Show Beauty Philippines. 2016? Hindi po yun yung tanong ko. Punchline po yun, Tito. Nagulat ako. Hindi ko rin nag-get. Mga, ano kasi ito, mga 18 kasi tong dalawang sa tabi natin eh. So parang hindi ko alam. Di nila inabutan yung mga jokes na yan. Pero, siya ko alam naman nila. Pero ito yung tanong ko, para sa Tito Jun, itong tanong ko. Ito. Para kabahan ka naman ng konti. Okay lang, sige. Pina-intensan na music. Para damay-damay na. Ito, Tito Jun. Paano nyo tinanggap yung kasikatan ng anak nyo? Wala eh. Parang hindi pa rin eh. Hindi pa rin na... Parang hindi pa rin na nag-sink in sa amin yung ano eh. Nasikat na yung anak namin. Wala pa. Parang ganun. Nakatapak pa rin kami sa lupa. Parang ganun. Ah, we stand. Wala, ganun pa rin. Parang wala, normal pa lang rin naman. Mm. Kahit na may mga tao na, yung halimbawa, nasa mall, may nakakilala. Ganun pa rin naman yung ano namin sa pamumuhay namin. Parang simple lang rin, ganun pa rin, walang pagbabago. So, Tito, nakakapag-mall pa po kayo ng family, ng buong family po, kasama po si Stell. Nakakapag-mall pa rin naman kami, kaso nga lang, syempre, pag may mga tao na lumalapit, hindi mo naman pwedeng baliwalain yun. Pagka yung may nakakilala, dapat pagbibigyan pa rin naman. Pero may nagpapapicture pa? Meron din naman, meron. May mga time na ganun. Minsan hindi lang nga kay Stell, pati sa akin eh. Kaso alam mo naman ako, mahihiyain ako, ayoko nagpapapicture ng ganun kasi. Oh, totoo. Medyo hindi ako sanay ba? Hindi ako sanay. Ganun. Hindi talaga ako sanay, pero maraming nakakilala. Kagaya pag magmamall. May one time nga eh, minsan nagmall kami ni Stell, ni wife. Tapos may guard na
Kasi alam mo, di ba, kagayang ngayon, talagang pila-pila sa mall, di ba? Tapos andun yung kukuhaan ka ng temperature. Tapos pagdating ng time na, kasi nauna si wife, tapos si Stell, tsaka ako. Pagdating ni Stell, alam mo ba yung guard, kanina pa nakatingin sa kanya, nakikita ko yun. Nung malapit na si Stell, nilapitan niya, tapos tinanong, sir, ilang taong ka na ba? Sabing ganun. Sabi ni Stell, 25 na. Sabi, yung pala, ano lang niya, style lang niya para makalapit. Di ba? Para-paraan din ba? Para-paraan din. Kaya natawa rin na. Diba? Ganun. Para-paraan. Nagulat nga ako eh. Tapos minsan, alam mo may time na yung pag may nakakilala, nagpapapicture. Baga naano ako, naasar ako, nagagalit. Hindi naman totally galit na galit kasi ito naman pipicture at tapos ako hindi sasama. Totoo. Totoo. Kasi, yeah, may follow-up question ako dun sa question ko, Tito. Yung tanong ko kanina is kung paano niyo tinanggap yung kasikatan ng anak niyo. Kasi alam naman namin, alam natin lahat na sobrang sikat na sila dito sa Pilipinas. But paano niyo siguro, paano niyo din ini parang, anong nararamdaman niyo ngayon na yung comeback is pararating na tapos medyo yung tina-target natin pang ano na pang buong mundo. Ano po yung mga nararamdaman niyo? World domination, oh, world. Parang ganun. Yes. Ano sana po yung nararamdaman niyo? Oo. Siguro, siyempre kahit sino namang parents dun sa mga boys, siguro magiging happy pag ganun na, di ba? Mm-hmm. Magiging happy na, pero sana nga. Pero hindi pa ramdam yung hindi pa ramdam ngayon kasi nga wala pa eh. Pero hopefully. Yan. Yung darasal nating lahat yan. Oo. Pray na lang natin na sana. Eh yung problema lang natin yung COVID eh. Kung pandemic eh. Oo nga po. Sana nga matapos na. Mama. Para lahat maging happy. Diba? Tito Jun, ano yung nami-miss nyo ngayon kay Stell na wala siya dyan palagi? Yun, ano yung normal na ginagawa niya dyan na nami-miss nyo na pag nandyan siya? Yung palagi pag nandyan siya ginagawa niya. Ano yung mga nami-miss nyo bagay? Yung kakulitan niya. Kakulitan. Paano ba si Stell mangulit sa inyo, Tito? Halimbawa, pag yung magtatanong, like yung, di ba sabi ko nga, yung si mama niya, halimbawa, minsan, sasabihin ni mama niya, halimbawa, yung kumakain kami, nagla-lunch kami, ganyan. Tapos sasabihin siya ni mama niya, nakalis ka ba? Alis ka ba mamaya? Sabi niya, opo, mama, ganun. Sino kasama mo? Biglang sasagot yan. Try ko kaya ma may kapitbahay sama ko para maiba naman. Ano ba? O yung mga ganon. Yung mga ganong 'di ba? Yun yung nami-miss ko sa kanya. Tapos yung sasabihin ng mama niya, ano ka ba? Tapos magkano ka ba? Ano ba sasakyan mo? Magagrab ka ba o ano? Baba na dyan. Hindi, mama, try ko kaya itong maliit ako, sakyan ko. May gulong naman to. Diba? Yun. Yun yung nami-miss ko sa kanya. Yung marami kasi siyang... Sige, Uzi. Hindi kasi 'di ba, lagi nakikita natin joker talaga si Stell. Maski sa mga vlogs nila, joker talaga siya, yung joker. Sa inyo ni Tita, sino ang joker? Ikaw po si Tita. Ano eh, minsan ako pagka nagjo-joke ako, sinusupla ako noon eh. Parang ganoon. Ganoon. Pero madalas ako kasi pagka yung halimbawa nagda-drive ako, 'di ba? 'Di ba yung ba may lakad si wife.
pinagdadrive ko yan. Andun yung kukwentuhan kami, kwentuhan. Minsan, para lang maiba lang yung kwentuhan lang din. Sabi niya, sasabihan ako nun, saan ka ba dadaan? Eh, gusto mo, doon ako sa hindi pwede daanan para maiba naman. Parang ganun lang ba? Nagkaano lang rin ako. Tapos minsan, alam mo yung ano, yung hawak niya, minsan may hawak na tissue, binabato ako, nagdadrive ako. Ganun ba? Pero ito, tatanong ko lang, kung ito po, since nakuwento niya yan. Sige, Mox. So, si Stell po ba nagmana sa inyo sa jokes or ikaw yung nagmana kay Stell sa jokes? Hindi kasi si Stell parang yung kanya talagang marami siyang ano eh, parang marami siyang maraming baon jokes na marami siyang jokes na hindi ko rin alam eh, parang hindi ko alam kung saan niya nakuha yun. Ako naman kasi ako more on gaya-gaya lang ako sa mga kaibigan ko eh. Wala akong originality. Parang ganun. Si Stell talaga, marami yun. Hindi kagaya ko na. Minsan nga ako, natatawa na lang rin ako sa kanya na naisahan ako na itong anak ko. Ah. Ganun lang. Diba? So, parang ano, loko to ah. Oo, oh, yung parang ganun. O, dapat yung mag-youtube ako, ginook ah. Oo nga. Diba? Yun, yung mga ganyang bagay yung namimiss ko kay Stell. Sobra yung bata niya. Curious lang ako dito kasi di ba po yun, kilala niyo po yung anak niyo kasi syempre diyan po siya lumaki sa inyo. At siguro naman po nanonood po kayo ng mga vlogs di ba po ng SB19 for oo. Sure. Parang meron po ba kayong parang na-discover na parang hindi ko to alam sa anak ko dati ah pero parang napapanood niyo, na-realize niyo nung napanood niyo yung mga vlogs. Meron po bang ganong kayong napansin? Meron. Yung sa mga acting niya, like drama. hindi ko inaasahan yun yung mga ganun. Pero yung mga kalokohan, mga joke na ano ko na yun, expect ko na yun. Normal na sa akin yun. Pero yung sa drama, yun. Talaga. Ayan. Speaking of drama, Xmas po. Pasadong-pasado si Stell doon eh. Grabe yung registration niya sa camera. Artistang artista po. Ano po masasabi niyo sa artistang artista? Oo nga eh, no? Hindi, kahit pa paano kasi na ano rin ako eh. Parang humanga rin ako dun sa mga acting nila, di ba? Hindi naman siya. Lahat naman sila. Okay. Lalo na kay Sejun tsaka kay Ken. Grabe yung actingan nila ron. Di ba? Oo, grabe na. Grabe yung actingan nila ron. Ang gustong-gusto kong acting doon yung kay Yani. Feeling ko kay Yani. Napakadami exposure ni Yani, no? Kay Chona. Kay Chona. Tignan natin. Sige, pupunan natin yung isang tanong nila. May nagpapanong po, moderator ng Keepers, kung kailan daw nag-umpisa mag-voice lesson si Stell. Kung pinayagan niyo po ba siya agad sumali sa Show BT audition? Ano nang tanong? Nag-start siya mag-voice lesson, ano siya eh. Alam ko, high school pa lang siya noon eh. Siguro mga first o second year high school. Parang ganun. Kasi nga, di ba, Uzi, yung kapitbahay nga namin, ba, last time na ikwento na rin ni Wipe na. Yun nga, yung kapitbahay namin na kumari-kumpari ng mga in-law ko, parang ano siya, yun ang mentor ni Stell dun sa, yun ang nagturo sa kanya, parang ganun. Tapos, yun lang, basta yun ang nag-voice lesson siya, parang ganun. Pinayagan niyo ba siya agad dito ng Samali sa Show BT? Napaalam siya sa inyo or... Nagpaalam siya sa amin na mag-audition daw siya. Kasi lahat naman ng mga balak ni Stell talagang wala naman kaming ano eh, hindi naman namin inano. Parang andito lang kami ni Wipe na full support lang sa kanya. Na, sige na, kung saan ka masaya, ganun lang. Supportahan ka na lang namin. Diba?
Kasi ganun lang naman yung magulang eh. Kung saan yung gusto ng anak na maging masaya yung anak nila. Eh, dun lang, di ba? Pero bakit ganun, Tito? Yung magulang ko, oh, Tito! Ayaw nila ako maging masaya! Kasi mo, gusto mo daw kasi maging artista kagad. Kapit na ako na daw nila. Paba na yung buko, umabot na sa Ed's date. Makiabangan. Hindi. Walang halong biro. Kahit yung kay Uzi, talaga namang pinopromote namin sa family namin. Ha. Ako, thank you, Tito Jun. Ha. Grabe, hindi. Akala ko, hindi ko akala na umabot na pala kami sa Japan, Tito. Hindi, totoo, Uzi. Totoo. Kasi alam mo, kasi kagaya ko, ha, ako. Kasi kagaya ng mga vlog nyo, isinishare ko yan sa group chat namin, sa family group chat, sa mga friend ko. Kapag react dito na nga bukas? Para at least kahit pa paano nakikita nila, napapanood nila, di ba? Sa totoo lang. Walang halong biro. Kaya nga, si Uzi, si Mox, alam ko si KP, kilala na rin ng hipag ko na nasa Japan. KP, oo. Oh. Bakit po? Ano pong kasalanan ni KP sa hipag nyo? Kaliwala sa KP. Ba't ka kayo naging kulo? Baka kakainu yan. Naano na rin ni in-law ko na hipag ko. Sister-in-law ko na nasa Japan talaga. Sorry po. Alam nyo po ba? Ayan. Dito, thank you talaga sa ano dito. Walang problema sa akin yun. Yes, kayo pa. Ang lakas naman ni Uzi. Palapakan naman natin yun. Video greeting lang sa akin. Sabi ng Uzi ka, ang lakas nyo. Uzi ka, ang lakas nyo. Bago na packet na dito si Tito. Ha? Imagine ha, 2 a.m. na packet na si Tito Jun. Kaya swerte nyo at nanonood kayo kay Mook ng 2 a.m. Kasi yung nangyayari pag nanonood kayo ng 2 a.m. At nagtawag talaga sila ng mga kasama. Di ba? Pero Tito, ano? Para naman sa kaalaman ng lahat. Ano ang pinakatingin niyo na struggle ni Stell noong sa training siya sa Show BT? Ano yung sa feeling niyo na nasabi niya sa inyo na struggle? Pinaka challenging part ng ano niya, ng training niya kasi ngayon talaga maaluan na, di ba? So, ano yung during those days? Yung naisip niyo habang te-training siya para nahirapan yung anak ko dito. Siguro, yun lang pagdating sa pag yung umuwi lang sa bahay, ganun. Yung pagod. Ganun lang naman eh. Oh, pagod. Pagod lang. Ganun lang, parang yun lang yung naisip ko sa kanya. Kasi alam niyo, sa totoo si Stell talagang super napaka ano ng bata na yan. Super matyaga talaga yan. Oh. Diba, sabi nga ni wife, siya yung anak na parang wala kami naging problema sa kanya. Since nung bata pa siya hanggang lumaki, wala kami naging problema sa kanya. Yung may time na may lakad siya, tapos kahit walang-wala na siya, hindi, siya yung tao na parang ayaw niya makabala. Makabala sa amin. Kahit yung wala na siyang panggastos, ayaw niya manghingi. Kahit kulang yung panggastos niya, ayaw niya manghingi. Yun yung ano niya. Talagang super ano kami sa kanya. Talagang, kumbaga ako, sabi ko, hindi ko kaya yung ginagawa ng anak ko. Kung yung para sa akin, ha, yung mga ganong disposition ni Stell, hindi ko kaya yun. Automatic manghihingi ako ng allowance ko o kailangan ko, di ba? Pero ibig sabihin po talaga, hindi po siya nagmana sa inyo, Tito. Tito, nice. Charot lang po, joke lang po, Tito. Pero yun, grabe, Box. Ibig sabihin, Tito Jun, napalaki nyo ng maayos talaga. Agree. Sister. Siguro naman kasi... Kasi nakita naman niya siguro sa amin ni mama niya na yung paano namin sila itinrato. Kasi parang kami yung
gagawin niyang ito eh, sample na lang to siguro sa mama at papa ko, parang ganun siguro, sabi niya. Pero hindi yung ano, ang pinagaano ko lang talaga sa kanya, yung bakit? Anak, ano ba naman? Humingi ka naman kung ano yung meron, kung ano yung kailangan mo. Hindi yung wala na nga, hindi mo pa sasabihin, di ba? Kanya, Tito. Grabe yun. Magulang ko, humingi ako. Hindi naman ako minibigyan. Huwag ka daw kasi humingi. Huwag ka daw kasi humingi. Sabi sa ano? Pag punta ako sa papa ko, naalala ko, pumunta ako sa papa ko, sinasabi, punta ka sa mama mo. Pag pumunta naman ako sa mama ko, sabi, punta ka sa papa mo. Hindi ko alam, anak ba nila talaga ako, hindi ko talaga alam. Nakakaloka yung magulang ko, pero palapakan natin. Grabe. Thank you. Nakakaloka talaga. Ako lagi ko nakakaproud. Nakaka-practical. Yung dedication niya, sabi ko nga, ako mismo ako nagtataka ako doon sa dedication niya. Yung dedication niya towards dun sa group, sabi ko nga kung alam naman natin lahat, 'di ba, na siya talaga yung nagkumilit na matuloy ang SB19. So, kaya ako still biased from the beginning because of that. Tsaka yung passion niya talaga. Oo, ganun talaga. Ganun kaya Tito, ano naman? Ito naman tanong ko, Tito. Ano naramdaman nyo, Tito, nung pinangalan ko si Stella kay Stell? Kasi napanood nyo po yung video. Yes. Curious. Wow. Ano? Siyempre, happy. Masaya kami. Masaya kasi. Kasi, di ba? Hindi may paliwanag basta masaya. Yun na lang yung pinakamadaling sabihin. Masaya. Alam nyo ba, Tito? Yung jowa ko, papangalan ko Stell. Teka lang, hindi ko napalipat ng farm. Napalipat bigla ng farm. Alam mo naman siguro, tawag si Tito. Alam mo naman siguro, Tito, ano, loyal tayo sa manukan, pero... Oo naman. Ito na pong big reveal, guys. Lilipat I can eat strawberry all day. All year. The voice out yun kasi wala naman nakikinig sa boses o ikaw lang. Pero sa totoo talagang yung sila super humble talaga yung... Tito, may isang tanong ako, Tito. Nahiya ako yung tanong. Kahit dalawahin mo pa, okay lang. Grabe na. O sige, dalawa po. Ay, sila. Nakanood na po sila ng mga vlogs namin. Eh? Ayun, yung vlogs. Si Mario yung vlogs namin. Opo, opo. Natakot ako. Namin. Si Stell po, nanonood na minsan na nagbabanggit ba niya? Nanonood po siya. Oo, nanonood talaga siya. Nanonood siya kahit nandito, kumakain siya. Kumakain kami. Minsan, pagdadaan ako, tinitingnan ko. So, yan. Wala pa, vlog nila ano to. Nino, ganun-ganun lang. Pero pinapanood niya yung mga vlog niyo. Totoo. Grabe. Okay na guys, uwian na guys. Natanong ko ng tanong ko. Wala lang, para pang inspiration lang, pang pa-boost, diba? Nung motivation namin bilang content creators. Salamat po, Tito, for the information. Thank you rin sa inyo. Salamat din. Still, ano po yung favorite na pagkain ni Stell na pag nandiyan siya, pag umuwi siya sa bahay, lagi niyang parang nagre-request po siya sa inyo na, ay, dad, pwede po ba ako kumain ng ganyan? Halimbawa sa akin, papa, pagka halimbawa umuwi siya rito, tapos halimbawa umuwi siya lang 6 oras, mga 8 ng gabi, ganun. Tapos kinumagahan. Nagising siya. Pag gumising siya, bam! Bumaba siya. Papa, anong ulam natin dyan? Ganun. Sabi ko, meron dito, ganyan. Ba't ano ba gusto mo? May ano kaya doon? Kasi may ilig siya yung mga crab. Crabs. Tapos yung hipon.
ganyan. Seafood yun ang, seafood. Pero mas paborito niya talaga yung alimango, yung crab. Ganun. Oh guys, alam niyo na ang paborito guys ha. Pero pag magano, paghandaan niyo si Stell ng ano, crabs. So mahilig po siya sa seafood dito. Dati meron akong friend na talaga antakaw sa alimango, sa crab. Antakaw niya talaga. Sabi niya sa akin, "Brad, noong time na yun, birthday mo, labang alimango diyan." Sabi ko, "Meron." Sabi ko, "Pumasok ka doon." Pagpasok niya, hindi na siya nakalabas. Sige, mga 2 hours bago siya nakalabas. Anong nangyari sa'yo? Grabe ka naman. Yung palang alimango, sinasabi mo, ang laki pala, kasi laki ng bahay. Yun ang alimango. hindi niya alam kasi yung pinasok niya, crab house. Dito hindi kita kinakaya sa crab house. Wait lang. Sino ba? Ay, ano pala, KP pala, thank you. Bukas pala, te-testingin ko yun. Iinuman ko, lalagyan ko ng Milo. Yung cup. Ay, yung mag. Welcome po. Galing po yun kina Uzi. Welcome po. Iaano ko doon, yun, titimplahan ko lang, dun, ano lang, Milo lang ang ititimpla ko doon para pampaganda ba ng boses, Milo. Talaga po, ano po yun, ang boses? Oh, Milo, Miloya. Miloya, sa labas. Sino ba? Pwede. Ano ko na, parang kausap ko si Stell. Oh my God. Okay, mo siguro pagka... Para gumanda yung boses. Diba? Talabat guys. Milo. Yun. Milo. Talabat. Buti na lang po pala, tinanong ko kung bakit Milo. Eh, nag-agree na lang si KP. Agree na lang siya, opo. Pero ako tatanong ko sana, pininom ba ni Stell yun? Milo? Milo, uminom si Stell noon dati. Nung high school na ganyan. Ay, di. Ako. Kasi ako, sa totoo lang, sabi ko nga sa kanila sa Uzi Cats dalo, okay lang, napupuyat ako, masaya naman ako. Totoo, yung sa group na yun, talagang naging happy ako sa group na yun na nakasama ako. Talagang kwela talaga. Yung, alam mo, Tito. Nawawala yung lumbay mo, yung mga isipin mo kung may problema ka man. Sa totoo, sa kwela ng mga ano nila, nawawala. Kung may problema ka man, makipagkwento ka sa kanila. Tanggal, oo. Oh, kulit ko ba? Ano ko lang, so I share, Tito. Tutuwa ako sa'yo kasi kahit napupuyat ka, masaya ka. Oo, kasi napupuyat ako. Isipin mo. Tama na. Ayoko na. Pero grabe, game na game siya dito. Nabigla nga ako yun nung nagpa-greeting ka sa akin nung 1 year anniversary namin sa Tambayan. Uzi Cats, walang matuto. Ay, nako. May tanong ka ba? May 52 na nanonood sa atin right now. Magpa-check attendance nga tayo dyan. Sino-sino ba nandyan ngayon sa chat box? Guys, mag-hello naman kayo kay Tito June. Hello, let's go. Hello, Tito June. Sulat nyo dyan sa chat box. Hello, Tito June. Sino ba? Hello sa mga nanonood. Marami yan nanonood na yun. Sino ba? Ang dami ho. May 52 tayo. Sino ba? Gawin natin ng sayaw. Sino ba? Uzi, sumayaw ka. Sino ba?